Don't Take My Breath Away. Narito. Kasama natin ngayon si Allison. Ano itong tungkol sa usok na inireklamo mo? Kasi araw-araw po laging umuusok yung bahay namin. Kada umaga, usok ng usok sila. Pinagsinabihan na po namin sila na kung ano-ano mga inaano namin sa kanila na... Sabi saan ba nanggagaling yung usok, Allison? Dahil po sa kapitbahay po namin. Katabi lang po kasi namin yung kapitbahay, yung nagpapausok. Oo nga, saan nanggagaling ang usok? Yung ano po, yung kahoy. Okay, nagluluto. Eto ba yung parang may semento tapos pinapasok sa loob? Opo. Uy, solid yung usok nun. Opo. So doon nagluluto, sa labas nagluluto, wala ba silang kusina? Wala po. Okay. Ulam po, pang... Lahat, pagkain, pang ganun. Oh. Ano, mainit na tubig, ganun po. So, yung dirty kitchen nila outside? Opo. Doon sa kalsada nyo? Opo. Bali kasi, magkakatabi lang po ang bahay namin. Ito po yung kalan nila. Ito lang po yung bahay namin. Bali, pumapasok po yung usok nila. Doon sa bahay gaano namin. Gaano nakatagal to? Ang tagal na po. Tagal na? Matagal hindi, na po. Pero paano ka nagreklamo ka ba sa barangay? Sinabi na po namin, kasi doon rin po siya nagtatrabaho sa barangay. Yeah, patay na naman kayo kaya to. Araw-araw kayong nagre-reklamo, opo, ganun? Lagi po namin sa sinasabihan, pero wala pa rin. Tinatawanan lang po nga kami. Ay! Kayo, ang kapal sa... nga po ng mukha. Oo, kayo, saan kayo nagluluto, Allison? Doon po sa loob ng bahay kasi, sa loob ng bahay po namin. Kasi mayroon po kaming kalan. Ay, kalan. Social, sana all. Mama Carla! Okay, then, gusto natin makita kasi yung video. Anong oras kasi simula yung usok? Ayun. Umaga po. Mga anong oras sa umaga? Ang mga ano po, alas 6, ganyan. Ang oras natatapos yung usok? Po? Anong oras natatapos yung usok? 6 muna, tapos 12. 6! Tuwing nagluluto. Kada nagluluto po, ganun po. So, breakfast, lunch, dinner. Antara nyo may breakfast diba? Pa. Tas gabi pa, ganun pa rin. Diba? Pati sa gabi may midnight, so, syempre, ano po. Diba? Let's watch this. Ayan yung bahay mo yung may pinto? Opo, ayan po. Ay, parang diretso talaga yung uso. Parang pinausukan ka talaga. Ayan o, diretso yung uso. Pasok sa pinto talaga o. Yan o. Tinan mo. Grabe pala. Opo. Grabe yung pausok. Diretso, no? Sa ano? Buti na lang puti. Paano mo natiis yun, Allison? So, ito ba sa lugar ninyo, ikaw lang ang nagreklamo? Marami na po nagre-reklamo sa kanya. Baka. Pero bali, wala pa rin. Halaga? Kasi nga po, matigas nga po siya ng mukha niya. Kumutin po, nagtatrabaho siya sa barangay, Siga pa siya. Kasi yun ang pinagmamalaki. Opo. Pinagmamalaki sabi niya mo. Sa ako po. Pinagmamalaki niya. Siya raw ang nagdudulot ng usok na nakakasulasok. Danji, pasok! Tawahin! Yaman mo ha! Mild lang. Ang tagal ko na nakatira doon sa lugar namin. Natural, bigyan mo ako ng kalan. Wala akong mahirap. Walang sweldo yung barangay. Walang sweldo yung barangay po. Nagtatrabaho ko, diba? Nagtatrabaho ako kasi may anak po ako na pare-pareho lang tayo may anak. Tapos ako lang po ang may trabaho. Asawa ko, senior citizen na rin. Hindi na rin pwede siya magtrabaho. Ako na lang, barangay tanod po na volunteer. Walang sweldo. Pero diretso ang tanong. Ate Vanjie, wala ka raw pakialam magpausok sa lugar ninyo. Ano na nangyayari, Ate Vanjie, at tila bagang hindi ka na raw madaan sa pakiusap? Ano po yun, Mama Carla? Ganito po, yung saingan ko na po yun, dalawa kaming gumagamit. Yung katabing-katabi niya, yung isa kong kapitbahay. Ako naman dito sa harap. Ngayon, siyempre, pag dito ako sa, buhat-buhat lang po yun kasi lata lang ng pintura yung sainga namin. At saka po, kaya naman po ako nagtsatsaga dun, saan naman po ako kukuha ng pambili ng, kalan? Saan nung ako kukuha nun? Wala sweldo yung barangay tanod, nagwawalis nga lang po ako, yun na lang yung pinaka-ano ko. May anak po akong special child. Hindi pwede siyang magutom.
Kasi okay. Ate Vanjie, pare-pareho lang tayo, nagtatrabaho rin. Oo. Wala tayong mga pambili ng kalan, lutuan and everything, no. Pero sa tingin ko, meron namang kaperaso o ekstrang lupa na pwede nating ilagay doon nang hindi tayo. Pag sa akin po, nasa pwesto ko po. Pero yung isa ko pong kapitbahay, pag hinihiram yung kalan, kasi lata lang siya pwedeng buhat-buhatin. At saka yung anak kong special child, mahilig po magdampot ng kahoy kasi alam niya naman na mama niya lang nagtatrabaho eh. Ito kasi ang gusto nating ayusin. Yun hong problema ninyo tungkol sa hirap ng buhay na daragdagan ho dahil meron kayong na, diba, napeperwisyo doon sa usok. Totoo po yun. Diba, baka itong mga bata... Yung mga bata na ano, mga pamangkin nung kinakasama ko, inuubo ng inuubo, paano naman yung pampagamot namin? Oo, kasi parang magsasanga-sanga ang gastos at ang problema, Ate Vanjie. Hindi, huwag tayong mag-focus sa hirap ng buhay, mahirap na yon. Ang buhay na mahirap ay ginagawa na lang ng paraan para gumaan, hindi para bumigat lalo. Opo. Okay, pinatanggal mo raw sa trabaho si Allison, totoo ba to? Ano na to? Totoo ba yan? Doon po yun sa dati po namin tinarabahuan na street sweeper. Yung asawa ko po, doon naghiwalay po kami dahil lang po sa kanya. Ang asawa ko, nandun yung mga anak ko. Ngayon, hindi ko nakukuha yung mga anak ko. Kasi, pinagbintangan kang may ibang lalaki. Ate Vanjie, ano ba ang totoong kwento sa iyong ikinakalat? Yun nga, doon nga po ako, Mama Carla, nagtataka. Bakit sa akin? Porque ako ba yung team leader nila? Nag-iisip lang siya sa akin. Ngayon, siguro, dahil sa iniisip niya sa akin mga bintang-bintang, siguro, gawain niya talaga. Dahil pagdating doon sa amin, paano mo nasabi? Eto na, iba paano na yung ano niya, iba na yung asawa niya. Iba yung asawa niya doon. Pagdating dito, kasi andito kami kasi sa, po, ano, iba rin asawa niya. Nagulat ako. Naging kapitbahay kami dalawa. Kasi, naghiwalay na po kami dahil sa kanya. Bali po, naghiwalay na po kami dahil sa kanya. Meron po akong kinakasama ngayon. O kayo pala ay talagang may alitan na. Opo. Before ka pa lumipat sa tabi ni Ate Vanjie, tama. Ate Vanjie, kailangan mo nang lumipat ng lutuan kasi makakamatay kang yung usok mo. Minsan ang tao hindi namamatay sa sunog, lahat yun namamatay sa usok. Suffocation. Tama, diba? Lung cancer, marahil mo. Nandiyan si Doktora Camille, mamaya na kung makinig kayo mabuti. Kasi hindi pwede talaga na maging dahilan yon. Pero ang nakikita ko dito, meron na kayong dating iringan. Ay, naku. Ang lahat ng statement niyo kayong apat, walang logic. Para akong nakikinig sa mga bata. Okay, unahin natin si Allison. Allison, 24 na taon ang relasyon mo sa iyong unang asawa. Kasal ka sa kanya? Hindi po. Oh, live-in. Ka-live-in. Oo. 24 years. Tatlong anak niyo? Apa. Okay. And all of a sudden, dahilan lamang sa chismis, iniwanan ka nung iyong ka-live-in. Apa. Right? Tanong natin kay Wennie, nagluluto ka rin sa kalan na dekahoy. Ano? Kanino yung kalan na ginagamit mo? Sa akin din. Sa iyo. Huwag kayo magagalit sa akin, pero napaka-miserable buhay. Isang kalan, kahit di bomba, alam niyo yun? Kahit di bomba, hindi nyo kayang maka-afford. Eh, ang dami diyang mga squatters na... Ano pa yung butane, Oo, di ba? Kung gusto niyo lang talagang magkaroon, kaya niyong gawin. May paraan. So, Wennie, bakit hindi ka sa loob ng bahay magluto? Mausok. Iyon din kasi ang reklamo ng kapwa mo. See? Kung alam natin na nakakagawa tayo ng bagay na nakakaistorbo sa iba, aksyonan na kaagad kasi pwedeng isipin natin talaga nang gagalit lang kayo. See?
ang nangyayari sa inyo ngayon, alam mo, Denya, Allison at kayong dalawa, punong-puno ng galit ang puso niyo. At sa lahat ng bagay, nag-iisip kayo ng bagay na makagaganti doon sa inyong kinaiinisan. Yun ang purpose ng galit. At ang demonyo, ang diablo, inuuto kayo. Huwag kayong pasakay sa diablo. Gumawa kayo ng kapayapaan sa loob ng inyong community. No? May hanap buhay naman si Vanji. Kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming salamat, Mama Carla.